panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Puyco at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Casendo, si Engineer Rosendoso, ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Hi, Casen! Ya, Amy! Kumusta dyan? Naku, Casen, sabi ko sa inyo nakaraan, mahangin. Mahangin pa rin. Mahangin pa rin, ito windy talaga. Ako, naka-jacket ako. Ay! Ako po, 3/4. Malamig eh. Yeah. Malamig talaga, maski morning, no? Kaya yung mga gulay, medyo yung mga ibang area nasisira eh. Kasi yung weather, iba talaga. Iba talaga yung climate change, no? Talagang ma-feel natin na may kaibahan. Opo. Alam nyo kasi, dito sa likod lang ng bahay namin, may tumana po, may okra dito nakatanim. Okay. Ang tagal lumaki. Ah, ganun? Sa rin ng panahon, malamig kasi. Malamig, oo. Dapat po medyo hanggang bewang na to, pero hindi. Hindi siya, hindi pa. Paakyat pa lang. Siguro, delay na sila ng araw. Pero we hope na makahabol. Baka kailangan lagyan ng mainit at tubig. Hindi mo mamatay yun. Ay, Kasen. Maligamgam. Kasen, kikwento ko pala sa'yo. Eh, tayo po ngayon ay naglo-location na, no? Unti-unti, ito part pa rin ng ating show. Pinupuntahan na po natin yung iba nating mga guests. Yan. Diyan sa'yo sa Pangasinan, ikaw nagpapapunta ka na rin sa mga farm, no? Ang ano lang naman, limited lang po yung tao. Make sure na limited, yes. So, yung nakaraan po, may dinalaw ako, bubuyog, Casendo. Bubuyog? Oo, na-miss ka nga namin ni Doc Sosi. Sayang, hindi ako naka-ano to. Yung MDM pala, yung mechanically deboned meat na permanent ni Presidente. Yes, hindi nagre-request pa ng another 5%, tama ba ako? Hindi, 5% na. Buwaba na ng 5%. 5% na? Oh, okay. I-retain. Kaya ang problema is yung mga produkto, tumaas pa rin. Ah? Kaya after signing, next day, tumaas lahat. Naku, ano ba mangyayari sa atin, Casendo? Yun nga eh. Sabi nila, hinihingi nila na mapermahan para hindi daw tumuas yung produkto. Yun nga, di ba? Yun ang sinasabi mo nakalaan. Nung napermahan, after one day, tumaas lahat. Bakit? Bakit po? Ano po ang nangyari, Casen? Hindi ko nga alam eh. Kasi dapat ang alam natin, kung ma-retain yung 5%, hindi natataas, no? Oo. Biglang tumaas eh. After one day lang, after na-sign, tumaas na yung mga presyo. Parang inabangad lang nilang papirmahan eh. Oo. Parang ganun eh. So, ano na nangyayari sa atin? Oo. Lahat na produkto tumataas ngayon. Ang chicken, ang live weight ngayon, umabot na ng 120 ah. 120? Oo. So, kung i-dress yan, nasa 150. Opo. Tapos, ibenta sa market, abot na lang, 180 to 190, no? Ganun kataas. Naalala nyo, kuinento ko dati na yung mga nagtitinda dito sa palengke, dahil nga nag-COVID, hindi na po doon mismo sa palengke tinda. Dito na sila sa mga kalsada. Yan, nilabas na nila yung kanilang mga paninda.
Ngayon, dito sa harapan ng aming bahay, dahil ano po kami, highway ang location namin. Meron po mga pumipwesto na nakamotor na nagtitinda ng kal. Yung kal na manok. So, ah, mas mura yun. Mas mura. Eh, minsan, sinisita. Kasi illegal yun eh. Kasi highway to eh. Pero minsan naman, pabor sa amin. Kasi pagka nangingitlog, binibigay sa bahay. Nangingitlog pala yun. Mga Emmy, mga nagkukulit na ka ng rental ha? Uy, hindi po ah. Pero parang magandang idea yan, Kasen. dito sa labas ng bahay namin, ganun din eh. Maski na sa Manila na sa Quezon City. Oo. Oh, oh. Sa labas eh, may mga nagbebenta ng gulay. Oo. Oh. So nakita natin nung itong pandemic na iba talaga ang ano, maraming ano, hindi pa rin lumalabas dun sa village nila. Ibig sabihin, instead of pupunta sa palengke, kung mayroon dun sa area, dun na sila bumibili. Kaya yung mga kanto-kanto, may mga nagbebenta ngayon. Kaya maniwala ka, no, eh, talagang mga Pilipino, magaling pa rin magnegosyo. Oo. No? Talagang totoo yung sinasabi nila na ang Pinoy, kahit saan mo dalhin, mabubuhay. Yeah. Madiskarte kasi tayo. Yes. Pero, Carson, noong nakaraan din pala, napag-usapan natin itong mga new development no sa ating agrikultura. Katulad noong sa mga binhi, napag-usapan natin yan. Ngayong araw po, may makakasama tayo galing po sa field rice, Carson. Yeah. Emmy, ano nga eh? Nung una nga, nung 4 years ago, sinasabi nilang golden rice. Akala ko, high yielding ito. No? Pala ito is sinasama pala yun sa mga iba-ibang binhi. No? Oo. No? Kaya interesting ano ito, interesting na topic. Naku, curious nga ako kasi kung paano ito ginagawa. Kasi iniisip ko, ini-inject ba ito sa mismong binhi, yung parang pinakabuto ng palay, ano ba? Mamaya pag-uusapan natin yan, itatanong ko po kung paano ginagawa itong mga new development pagdating sa binhi. Kasi may nadidinig po ako mga biotech, tapos may mga DNA. Eh, napaisip ako DNA sa, ano no, sa binhi. Oh, Amy, hindi pa ito na-trial sa tao, baka gusto mong ma-trial. Parang, sa'yo. Kasi mag muna. Magbigay daan tayo dun sa mga nauna talaga. Medyo may takot. Pero hindi. Kung ito naman eh, para po sa ikabubuti ng nakakarami. Wow! Bakit hindi? Wow! No? Parang gusto ko na tumakbo sa eleksyon. Parang ganun yung linyaan. Pero kasi ito eh, minsan lang tayo magkaroon ng guest galing sa field rice. Pero sana, eh madagdagan pa kasi marami tayong gustong malaman ano ba ang ginagawa ng institusyon na ito para sa ating mga Pilipino. Yan. Sabi nga, Philippine Rice Research Institute. So mamaya po may makakasama tayo. Abangan yan ng ating mga manonood. Ito po ang Mag-Agree na Tayo. Mag-agree na tayo. Babalik po, mag-agree na tayo. Kasendo, sabi ko po sa iyo kanina, may papakilala po ako at isang pribilehiyo ito para sa ating show na makasama ang taong ito. So ngayon po, introduce ko po sa inyo, Kasen. Siya okay. Po ay Dr. Plant Molecular Breeder ng Field Rice po. Siya din po ang Project Leader for Healthier Rice Project ng Field Rice. Siya po si Dr. Ray Ordonio. Hi, Doc! Hello, Miss Amy and Sir Sendong. Kumusta po kayo dyan? Yeah. Glad to meet you for the first time. Thank you so much for inviting me in your TV program. Opo, kami din po. Ito isang pribilehiyo nga, sabi ko nga kanina. Dok, may tatanong ako kasi yung iba sa ating mga manonood, eh hindi pa talaga alam kung ano ba tong Field Rice or Philippine Rice Research Institute. Pwede niyo po ba sa amin ipaliwanag kung ano po ito? Yes, ang Philippine Rice Research Institute po ay isang government-owned and controlled corporation
na attached sa ating Department of Agriculture at na-create po ang PhilRice 35 years ago by virtue of Executive Order number 1061. And ang EO 1061 po is about developing high-yielding and cost-reducing technologies para yung ating mga farmers ay makaproduce ng enough na rice for Filipinos. And also, ang mission po ng PhilRice is to improve the competitiveness of our Filipino farmers and the rice industry to make it profitable, resilient, and sustainable. Opo. Dok, tumataas yung bilang ng populasyon natin. In the same way, tumataas din po yung demand ng bigas natin. Nasusolusyonan po ba ito ng PhilRice yung kakulangan natin ng supply ng bigas po? Yes, I understand na tayo po, especially sa Philippines, meron tayong problem sa supply ng rice. Di ba nga, tayo po ay net importer ng bigas. So, I understand na maraming concern about sa supply ng ating bigas. Ang PhilRice naman po, sa point of view ng agriculture ay tumutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibreed ng better rice varieties in terms of yield, in terms of sa resistance nila sa mga sakit, sa mga peste, pati po doon sa mga stresses sa environment. Kasi sa way na ito ay makatulong po tayo na ma-augment yung atin pong supply ng rice sa Philippines. At the same time, meron din pong programa sa Philippines na nagpo-promote kami ng brown rice kasi with this, makakatulong tayo na somehow ma-maximize yung rice dahil with brown rice, yung kanyang bran layer, yung kanyang darak po ay nandun pa sa mga butil niya. So in a way, bumibigat yung rice. Kumakain tayo ng less amount of rice pero parang mas busog tayo, no? Hindi tayo kumakain ng mas marami dahil merong added na bigat yung darak na nandun pa lang sa mga butil ng brown rice, and aside from that, healthier pa siya. And then another approach para masolusyonan yung supply ng bigas is yung pag-promote din ng rice mixes. Pwedeng haluan ang rice ng kamuting kahoy, ng saging, ng corn, na other sources of carbohydrates pa. So, with the limited amount of rice that we have, pwedeng haluan ng other mga carbohydrate sources para mas maging nutritious pa siya at saka makatulong din sa ating problema sa kakulangan ng supply ng bigas. Ano-ano ba yung mga varieties ng mga binhi natin ngayon? Yes, meron po tayong iba't ibang mga sikat na mga varieties na maraming taon na kinukultivate ng atin pong mga magsasaka. Kasama na po dyan yung NSIC RC222 na napaka-popular po niya. Meron din pong 216 at saka 160. Ayun, mga numbers po siya, mga variety name po siya. At ito pong mga sikat na mga varieties na to ay dahil masarap yung kanilang kanin at syempre high yielding. Yun po yung major factor na tinitingnan ng atin pong mga magsasaka. At ang PhilRice nga rin po ay nakapag-contribute sa mga varieties na sikat sa ngayon. Kasama na po yung 216. Opo, 216. Familiar ako dun sa 216 saka 160 kasi naging tanim na namin yan, Kasen. Yeah. Oo. Oh. Oo. I think malaking challenge kasi sa PhilRice is yung rice tarification, almost 5 billiones ang binigay sa ano sa PhilRice to strengthen yung development ng palay, no, itong budget ng rice tarification. So we expect kasi doon sa mga grafting ng rice tarification yung ilalagay yon, agree nung sa mga meeting, agree kami na dapat yung seeds dapat malaki ang yield para lumaki yung yield ng ating bansa. Nasaan na tayo? Nakaka-develop na ba tayo ng malaking yield
kano karami na ito para at least ma-distribute sa mga seed grower natin? Yes, ang Philrice po ay very much involved dun sa RCEP po, no? Rice Competitiveness Enhancement Program po yan, ano? At para ma-enhance kasi yung production ng rice, kailangan dyan ng good quality seeds at saka machineries din, no, para matulungan ng ating mga farmers. Ngayon sa mga farmers natin, kadalasan ang problema, yung kanilang mga buto ay paulit-ulit lang na ginagamit. At sa madaling sabi, hindi na siya pure. At nagtatranslate kasi yon sa mas mababang ani. Ngayon, hindi din naman sila maka-afford kadalasan ng mga buto na good quality seeds from the seed centers. Ngayon, ang Philrice naman through the RCEP tumutulong para magkaroon ng access ang ating mga magsasaka sa good quality seeds na kapag tinanim nila yon, may ensure yung quality at ani nila. At yun po yung magandang na address ng RCEP. At sa RCEP din po, merong mga varieties na pinopromote sila na itong mga varieties na to ay kilala talagang mataas yung ani. Depende sa mga lugar po sa Pilipinas. Pero overall, sa Philippines, tatlo yung pinopromote sa ngayon ng RCEP. Yun pong 222 na matagal nang known na mataas yung ani. Yung 216 nga po at saka yung 160. At hindi lang po yung variety mismo, pati yung purity. Mag nagbibigay, talagang nag-reach out ang Philrice sa mga lugar, sa mga key points sa Philippines. Pumupunta, for example, sa branch station sa Isabela, namibigay po ng maraming buto doon para yung mga farmers ay magkaroon talaga ng magandang quality ng buto na maitatanim nila for that season. At sana nga po magpatuloy yung ganoon. And in-expect natin na magtataas talaga yung ani ng ating mga magsasaka. Opo. Doc, paano yung ano, distribution ng pagbibigay nyo ng seeds? Yes. Sa pagkakaalam ko po, meron po tayong mga tinatap na mga seed growers na sila po yung nagsusupply noong mga buto. And then, sa station po nangyayari yung pong pag-distribute ng mga buto. Dati po noon na wala pang COVID, madali pang makapag-distribute. Ano, ewan ko lang po ngayon kung ano po yung sistema kasi hindi po ako talaga na-involved doon sa actual na distribution. Pero noon, before the COVID, ay sa station, pumupunta po doon yung mga farmers at pumipila sila doon. At tinatanggap talaga nila yung mga bags ng pure quality seeds. Opo, libre po ito? Libre pong ipinamimigay iyon sa ating mga magsasaka. Oh. Kasi kasendo yung sa amin, nakuha namin sa munisipyo. Kaya ako natanong kung paano yung distribution. So, yun. So, sir, meron kang binanggit na tatlong varieties. Tuloy-tuloy ba tayo doon sa pag-research natin para madagdagan itong tatlong varieties? Yes. Hindi lang po madagdagan, ano, kung hindi ito pong existing varieties na to ay ma-improve. Ma-improve sila like sa golden rice, itong mga high-yielding popular varieties na ito ay gusto naming malagyan din ng golden rice trait. With that, makapag-produce din sila na ang beta-carotene sa kanilang grains, makakontribute tayo doon sa pag-address ng vitamin A deficiency problem dito sa Pilipinas para masolusyunan yung dami ng mga nagkakasakit because of that vitamin A deficiency, lalo na po sa mga bata at sa mga pregnant and lactating women. So by putting the golden rice trait dito sa mga popular variety na highly accessible sa ating mga farmers, lalo na po sa mga mahihirap na sektor, ay makakatulong lalo pat tayo ay laging kumakain ng rice. So, by improving itong rice po natin, na staple food natin, magiging delivery system siya ng better nutrition sa ating mga Pilipino, kapwa Pilipino. Okay. Yeah. Doc Ray, kasi ano eh, yung sa rice tarification na in-expect natin na to increase the yield, no? So, yung first, ito sa katotohanan, dapat yung Philrice dapat mag-develop ng bagong
yung malaking yield, no? Or ano yung malaking yield? Yun ang e-expand. Yung first round ng distribution ng palay, dahil wala pang ganung kalaki yung distribution, development ng field price, ang ginawa na lang, pumunta dun sa mga certified seeds, kumuha. Pero nasaan na tayo? Kasi yung mga certified seeds na kinuha, alam naman natin, yung dati pa rin, no? Yung dati pa rin na nabibili ng mga magsasaka. Did we develop higher yield na ngayon? Nasaan na ba tayo? Kasi ang expectation namin nung ilalagay yung pondo sa field rice is dapat medyo tataas ang yield, no? Kasi kung hindi tumaas yung yield, parang pareho lang dun sa dating nakukuha ng magsasaka. So, are we developing a higher yield? Hindi lang itong 222, 160 or other. Nasaan na tayo? Yes. Aside from supplying these good quality certified seeds nga po, ang Philrice din naman ay patuloy pa rin dun sa aming breeding process. Meron po kami ditong Plant Breeding and Biotechnology Division na by conventional breeding, gumagawa po sila ng mga varieties. At bago po ma-approve ito, isang factor po na meron siyang yield advantage over other existing varieties. So patuloy pa rin pong ginagawa yan ng Philrice. It's part of the mission po ng Philrice talaga. And aside from conventional breeding, meron din pong modern biotech aspect din na breeding dito po sa Philrice. At kasama na nga din po doon yung golden rice na part ng modern biotech. Plus meron ding nakakasana gene editing din na we envision producing new varieties na merong ability na mag-produce ng better yield pa. Or kung hindi man, magkaroon naman ng added resistance traits. Kasi with the climate change, kailangan din natin i-address yung mga peste, yung mga diseases na dumarating, di ba? At saka yung mga sa stress din sa environment like salinity, yung too much flooding, or kung minsan ay drought naman. Marami po ang mga tinitingnan pa na trait. At with that, kailangan mag-develop din ng mga new varieties para ma-address po yung certain problems na ganun. Dok Ray, yung ano kasi, itong golden rice na sinasabi natin, ilan ang yield nito and ilan ba ang resistance ba ito sa mga diseases? Ganito po yan, ano? So, ang trait po ay nilalagay namin doon sa mga existing variety. Ngayon, like for example, yung PSBRC 222 po ay ang average niya na yield ay mga 6 tons per hectare. And kapag nilagyan siya ng golden rice, the same lang din po yung ini-expect na ani na kakalabasan. So, walang pagbabago doon sa ani, walang pagbabago doon sa response niya sa mga pests and diseases. The only thing na mababago is yung grains niya magiging dilaw at magkakaroon siya ng vitamin, magko-contribute siya to vitamin A nutrition dahil sa beta-carotene na taglay noong mga grains na yon. And then, since wala ding pagbabago kung papaano mo siya alagaan at kung papaano mo bigyan ng pataba, for instance, ng mga pesticidyo, sa market, yung kanyang bigas ay ini-expect din natin na magiging competitive sa other ordinary rice varieties. Yeah, Doc Ray, yung ano, no? Ang inaano ko is yung sa 222, for example, ano bang recommended rate ng field rice para sa, siyempre, of course yung rice, ano, yung soil testing, no, isa yon. Pero ano bang recommended rate na aani tayo ng 6 tons? Kasi mostly ang farmers using 222 ang nakukuha lang nila is 120 kaban average, no? Dahil ba kulang sa inputs yun or ano bang sa tingin nyo para tumaas yung yield naman para ma-recommenda natin sa its provinces? Sa Philrice po, meron po kaming palay check na pinopromote.
So I would recommend sa atin pong mga farmers na tingnan po yung pinopromote namin na palay check. Doon po kasi andun yung mga points or mga key checks na kailangan po nating masundan nang sa gayon ma-ensure yung better yield. Kasi hindi lang po basta tayo nagtanim. Kailangan din na maganda yung ating pagtatamnan at nasusunod natin yung mga wastong protocol sa pagtatanim, pag-aalaga ng palay. At okay, yung ano pala, yung color charting, yung bang ginagamit nyo, yung isang ganung kalaki, tapos may kulay kung saan nasaan na yung leaves, tapos kung anong kulang yung bang ginagamit nyo. Yes po. Yes, part po yan ng palay check ng field rice. So, meron pong leaf color chart na tinitingnan doon base sa kulay ng dahon, may estimate kung ilang kilo or amount ng nitrogen na fertilizer na ibibigay natin doon sa ating crops para makatipid tayo, hindi sobra or hindi magkukulang. So, depende sa pangangailangan ng rice natin at that particular period of time. Dok, kasi dalawang klase yung ano, di ba, pagtanim natin. Yung isa is seed bed, no? Yung isa is sabog tanim na sinasabi nila. So kung seed bed ang gagamitin, ano bang inputs ang kailangan doon sa seed bed? Yung punla na sinasabi natin. Anong NPK content ang recommendan niyo? Tama po kayo, Sir Sendong, doon sa pag sasabi na meron pong dalawang klase ng pagtatanim ng palay, yung isa nga po ay yung transplanted o yung gumagamit po tayo ng seedbed, at yung pangalawa yung sabog tanim o broadcasted. Sa ngayon, ang pinopromote po natin ay yun pong broadcasted kasi makakatipid ka sa inputs, sa labor. Kasi isasabog tanim mo lang siya and then bahala na siyang tutubo doon. Although meron pa rin mga drawbacks. Kaya dito sa Nueva Ecija, ang talagang gusto pa rin, method of choice pa rin ng ating mga farmers ay yung transplanted. Kasi yung quality of seedling na maitatanim mo at saka yung spacing doon sa field ay talagang mamimit and may ensure yung hinahanap natin na yield ay makuha. Ang yield natin dapat yung i-develop is a high yield na para at least ay lumaki yung production natin. So yung budget ba, kasi dati ang problema is field rice walang masyadong budget. Pero with this rice tariffication, ilang percent ba ang pupunta dun sa inyo para maka-develop ng malaking percentage? Last time kasi medyo nagalit si Senator Cynthia Villar na mention niya na parang yung development ng seeds mabagal, no? Pero siyempre alam natin na kailangan may budget na papunta doon para at least maka-develop kayo ng malaking production sa seeds. So nasaan na tayo, kasi in-expect kasi natin is ano eh. Kaya yung malaking budget ng rice tariffication pumunta doon. Para at least, kung ano kasi, kung isang hektarya, maka-yield ka ng 6 tons, no? Compare sa 4 tons, malaking bagay yun nationwide. So, siyempre, ang in-expect natin, within 3 years time, sana, ma-develop na itong high yield natin. So, nasa na tayo? And dati kasi ang dami natin din i-develop, pero yung yield dapat hindi lang maski normal yung pagka yung sarap, pero yung yield dapat mas malaki at least para at least ma-feed natin yung ating consumer dito sa ating bansa, di ba? Yes, tama po kayo diyan. Pagdating po sa percentage ng DRCEP na pumapasok sa field rice at inilalaan para sa breeding, hindi ko po actually masagot yan down to that level. Ano. Ngayon, one thing is for sure na sa field rice po, talagang priority yun pong yield. Kasi sa pag-approve pa lang ng DABPI, isang criteria na po talagang tinitingnan yun. And another thing is that ang conventional breeding po ay medyo matagal talaga. More than
12 years pa nga pong inaabot ng breeding talaga ng mga varieties ng rice the conventional way. Kaya medyo yung 3 years po na yan ay I think hindi po siya attainable talaga using conventional breeding. Even nga po sa modern biotech, mukhang masyadong magbilis na po ang 3 years. Lalo pa po sa modern biotech kasi may mga regulatory process pa. So mga umaabot din po yan ng mga 10 years bago ma-develop. Yun po ang reality sa ngayon. Opo. So, ibig sabihin eh, hihintay pa tayo ng 10 years. Pero yung programa ng RCEP is 5 years lang. No? Tapos titingnan ulit, evaluate kung nasaan na tayo. Kasi ang unang namin is dahil ito is kung certified seeds ito or registered seeds, certified seeds, yung mga farmers pwede pang gamitin isa pang cropping. Hindi kagaya ng hybrid kasi ang nangyayari is one time bibili ka ulit. Kaya inopost namin yun dun sa mga hearing dun sa Senado na dapat yung pondo pumunta sa Fair Rice para at least yung certified seeds magamit ulit. No? Eh, siyempre, ang in-expected natin dapat lumaki yung yield natin. Kaya yung department niya talaga ang dapat mag-develop ng mas malaking yield. And nung lumalabas dun sa first year ng rice tarification, medyo, I think si Senator Cynthia Villar medyo nadismaya kasi nung meeting with Feed Rice, ang sinasabi na lang, ang yield nasa, I think, 4.5 tons. Nawala yung dating 6 tons na target, parang ganun, no? So, kung ganun kasi, siyempre, yung yield natin doon sa nationwide, babagsak. So, medyo nadismaya, no? Yung first year na nangyari. Pero sa akin naman, kasi yung first year, siyempre, ang kinuunan is yung mga seed grower yung dati nilang binhi, no? So wala tayo doon. Pero dapat, I think, Doc Ray, yung yield natin, maski paano, sana tumaas yung development ng seeds natin. Kaya po, I think yung RCEP po, ang very immediate na magiging contribution niya is mapataas yung ani by giving the farmers yung good quality seeds. And then, ang isa pang kagandahan yan, yung pera from the RCEP can also be given dun sa mga existing breeding projects sa Philrice para kahit papaano, mapapabilis yung proseso at mapabilis din yung pag-release ng bagong high-yielding varieties na makakatulong sa ating mga farmers. So I think overall, positive pa rin po yung RCEP at makakatulong pa rin sa ating magsasaka. Doc Ray, kasi siyempre titingnan din natin kung lumaki yung yield. Kasi si Secretary nga, gusto niya i-divert na sa hybrid yung ibang budget na in which nag-object talaga kami na gusto namin is sana yung development yung itong certified seeds talaga, no? Itong galing sa Fair Rice. Pero siyempre, pangatlong taon na ba natin ito or pangalawa, no? Pag umabot ng 5 years yan, tapos ang yield natin hindi pa rin nag-increase, baka maisip ng mga senator, kasi i-review yung batas baka ilipat na yan sa hybrid kung hindi pa rin tayo naka-develop ng mas malaki, no? So very very challenging yan na sa field price na dapat maka-develop ng higher yield, no? And para at least makatulong dito sa mga magsasaka natin and yung food security natin. Yes. Sir, kasi sinasabi ni Kasendo, yung yield, yung dami, yung production. Pero may binabanggit ka naman na efficiency, saka vitamin A. Ito naman ay papasok dun sa golden rice ko, no? Ang tanong ko po, yung production natin ng golden rice at itong vitamin A, hindi ba pwedeng, kasi sabi mo, didiscuss mo sa akin kanina, Viacel ang gamit natin, no, para mag-produce tayo ng bagong binhi at kukuha ka lang na isang tray galing sa ibang plants.
katulad dito sa golden rice kayo na na-discuss natin is corn. Di ba pwedeng nakuha tayo ng traits na regulated naman sa yield para may vitamin A na itong si golden rice, then maganda pa yung ani. Yes, tama po yan. Mabalik po tayo doon sa topic kung paano ba ginagawa ang golden rice. Ano, ang golden rice po ay isang modern biotech na crop na ito po ay na-develop by, you know, getting DNA from another species. Normally po kasi sa natural breeding process, kailangan mo ng male and female na from the same species. Hindi dapat yan magkaibang species. Ibig sabihin, for example, no, mais at palay, hindi po natin sila pwedeng mapag-asawa in nature kasi meron pong reproductive barrier na nag-exist between them. Pero with modern biotechnology, pwede po tayong kumuha ng DNA o ng genes from maize, yung yellow corn. At yun po yung ilalagay doon sa rice. In effect, yun pong gene na yun ay magbibigay ng katangian doon sa rice. And in the case of golden rice, yun po yung pag-produce niya ng beta-carotene doon sa kanyang mga grain. So na yung reproductive barrier ay na-breach po natin with modern biotechnology. At yun po yung kagandahan dahil mapapabilis natin yung proseso. Kasi very precise yung method na yun. Ngayon, kapag meron na tayong golden rice, ang gagawin na lang natin ay i-introduce naman natin siya by kung na yung natural na process na, yung sexual process, kasi meron na tayong rice na may beta-carotene. Pwede natin siyang pag-asawahin naman sa isang klase ng highly popular at saka high-yielding variety. For example, 222, yung 216 kaninang nabanggit nyo, or yung 160, yung golden rice plus yung 160, ang kakalabasan nun ay very similar to 160 na high yielding pa rin, pero andun sa kanya yung golden rice trait, meaning mataas na yung ani, meron pa siyang added nutrient dun sa kanyang grain. So pwede natin gawin yan sa iba uling mga high yielding varieties na popular, pati sila magkakaroon din ng golden rice trait. So mami-maintain yung kanilang pagiging high yielding at the same time magiging mas nutritious pa sila. Opo. So yun, pwede siyang dumami yung ani kasi pwede mo na siyang, kumbaga sa hayop, pwede nang i-crossbreed. Tama po? Yes, pwede niya, tama. The moment na makagawa na tayo ng palay na meron pong trait na golden rice trait, pag pinag-cross po natin sila with another rice variety, makakaproduce tayo pa rin ng another version noong high-yielding variety na yon na meron naman siyang beta-carotene content at ganun pa rin yung ani niya, maganda pa rin, high-yielding pa rin, at similar pa rin yung kanyang eating quality dun sa popular high-yielding variety like 160 or 216. Opo. Sir, magbe-break tayo pero iwanan ko tong tanong. Gaano ba ka-importante yung vitamin A? Pag-usapan po natin yan sa aming pagbabalik. Ito po ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Dr. Ray, gaano kahalaga ang vitamin A para sa ating mga bigas? Ang vitamin A po ay isang micronutrient at napaka-importante po nito sa atin para magkaroon tayo ng proper or good eyesight, at isa pa para magkaroon tayo ng healthy skin. Pero alam nyo ba na ang vitamin A din po ay important para magkaroon tayo ng mataas na level ng immunity laban sa mga common na mga sakit kagaya ng tigdas, lalo po ito sa mga batang maliliit. At alam nyo rin ba na ang vitamin A deficiency ay kadalasang umaapekto sa mga bata at mga pregnant and lactating women sa mga poor sector ng ating society. At since bata po ang pinag-uusapan dito, yung development po nila ay napuput at stake. So at the time na sila ay mag-grow into adulthood, maapektuhan na yung kanilang quality of life at kanilang pagiging productive din bilang isang
citizen. So far, Doc Ray, ilan ng ano, ilan ng sabihin natin na etong golden rice na inaano niyo, ilan ng sinubukan ninyo, na subukan na ba ito sa 160 and other, no? Ilan percent na tayo? Nakailang percent na tayo dun sa, ang tawag dun ba, register seeds, yung mga nandyan sa inyo? Sir, ganito po, ang golden rice ay wala pa po sa komersyo ngayon. Hindi pa siya sa market nakarelease. Kung hindi, nasa regulatory stage pa lang po siya, and we're waiting for the commercial propagation permit para ma-release na po ang golden rice, para ma-produce na siya doon sa ating regular seed production process at makarating na sa table ng ating pong mga So kaya wala pa po tayong mga seeds na available ngayon. So anong timeline natin, Doc? Ayun. Yes. Nalahan mo ko kasi na. Yes, marami na po actually ang interesado at laging nagtatanong kung kailan na ba lalabas ang golden rice. For now, I think ang modest estimate po namin sa release ng golden rice would be 2023. Considering na meron pa pong mga kinakailangang daanan, meron pang product testing at saka bioefficacy testing. At dadaan po ito sa varietal registration pa. So considering those, we're looking at 2023 as the possible year para ito po ay lumabas na. Doc Ray, di ba pwede ito parang COVID vaccine na mabilis na ipalabas? Hintay pa natin eh, matagal pa yan. Yeah, in the same way na nagde-develop po ng vaccine, meron din po silang pinagdaraanan ng mga safety checks, di ba? Para makita na ito po talaga ay effective. Ganon din po sa production po ng golden rice. Sa Philippines, we have a rigorous regulatory process or framework na kailangan talagang dumaan ka doon. Yun yung way ng ating mga regulators para ma-ensure na yung final product ay magiging safe at magiging effective. So, in the long run, ito po ay makakabuti sa atin kasi maaalay yung mga idea or negative opinion ng iba na ito ay makakasama sa atin. Kasi yung sa regulatory process pa lang, talagang tinitingnan ng ating mga regulators na mabuti. At hindi lang po dito sa Philippines, maging sa ibang bansa. Actually, ang Golden Rice Research po ay nagko-conform sa mga international at sa mga national na mga standards pagdating po sa biosafety. Opo. So itong stage na ito, Doc Ray, nasa na tayo? Nasa genetic peak pa lang? Nasa sample sa ano? O nasa tao na? Wala pa? Yeah, ganito po. So right now, nasa commercial propagation application stage po kami. Before, marami na pong pinagdaanan ang golden rice. Dumaan na po to noong 2015, 2016 sa confined testing under po ito sa DOST. And then sumunod yung field trial noong 2019 under naman po to sa DADPI. And then yung po mga data na yon kinonsolidate namin at we came up with an application dossier for commercial propagation at nasubmit na nga po namin yon nitong October. So right now we're waiting for the approval for the permit from DADPI to grant us the commercial propagation permit of golden rice. So kapag na-approve na po yon, mag-start na po yung aming pre-deployment activities para nang sa gayon, yung golden rice po ay makarating doon sa mga lugar sa Pilipinas na kung saan ang vitamin A po ay kinakailangan. Yung mga provinces na mayroong mataas na incidence ng vitamin A deficiency, stunting, yun po yung amin pong priority. Opo. Sir, ayan, dahil sinabi mo na para makarating doon sa mga lugar na mayroong mga vitamin A deficiency, ang tanong ko, ito bang golden rice ay abot kaya ang halaga? Kasi sabihin natin na paano ito aabot kung ang mga magsasaka naman ay walang pambili? Yes, maganda pong tanong yan. Ang golden rice po ay isang inbred po. Pag sinabi po nating inbred, yung mga buto na ma-harvest sa kanya ngayon ay pwedeng gamitin pa ulit-ulit season after season ng ating mga farmers. Pwede pa nilang i-share sa ibang farmers. At because of that,
And because of the fact na doon sa pag-grow ng golden rice ay wala naman tayong ibang input, kung paano siya alagaan ay parehong-pareho lang din doon sa normal or ordinary rice varieties, yun pong buto ng golden rice or yung kanyang bigas din ay magiging magka-same price lang doon sa mga ordinary rice varieties. Magiging competitive at magiging abot kaya po ang golden rice sa atin po mga farmers at mga magsasaka. Mga consumers. Oo. Kasi yung brown rice medyo mataas ang presyo. Yes, yung sa brown rice po kasi medyo special siya. Kasi nga, kapag brown rice siya, yung kanyang shelf life ay umiiksi because merong mga essential oils na nandun pa sa bran, yung sa grain niya, may mga oils po yon na it may contribute to spoilage, yung sa rancidity magkakaroon ng change dun sa kanyang lasa or sa kanyang properties. Or sa ibang salita, dahil maiksi yung kanyang shelf life, nagiging mas mataas naman yung kanyang presyo po. Presyo, yun, oo. At saka limited din yung supply. Kaya pero ganun. Yung pareho ba, Doc? Or mas bababang yield? Ah, ganito po. Very interesting question po yan. Kasi po, pag sinabi nating brown rice, kahit ano pong rice varieties, basta tanggalan natin ng balat, yun po ay brown rice automatically. Kaya yung kanyang, yes, yung darak po niya, yung layer po ng darak niya, ay intact sa kanya. Kapag pinalish po kasi yung rice, natatanggal yung darak, di ba? Yun yung pinapakain sa mga baboy or ginagawa ding cookies, di ba? Yun ay important din po kasi po yun ay meron siyang mga B vitamins, mga vitamins na important pa na nasasayang lang. Kung intact siya, nagiging nutritious yung brown rice at makakatulong pa tayo na ma-address yung problem natin sa kakulangan ng supply ng bigas. Gaya ng nabanggit ko po kanina. Opo. Doc, may kayo na napag-usapan natin yung campaign para dito sa golden rice. Paano po ito? Saka, saan po ito nangyayari? Yeah, meron pong campaign po kami on golden rice, especially nito pong application namin for commercial propagation. Kasi during that time, kailangan namin ng support from the public. Actually, every time na meron po kaming application sa DABPI, kailangan po ng support from the public para yun po yung i-consider din ng ating mga regulators sa kanilang decision para mabigyan kami ng certification. In this case, ito po i-permit for commercial propagation. Previously, ganun din nung nag-apply kami for field trial, kailangan din namin ng mga support from the public kasi yung pong voice ng people ay nakakatulong, di ba? Yun yung kanilang opinion, nakakatulong po yun para mabigyan ng idea ang atin pong mga regulators. Opo. So, ang maganda po niyan, nakakuha po kami ng maraming mga positive support din sa iba't ibang stakeholders. Opo. Paano nyo kinakampanya? Wala pa yung product. Yes, at tama. Maganda po yan. Meron pong mga media post kami sa Facebook, sa social media accounts namin, sa Twitter, Instagram, na pinapakita po namin yung safety aspect ng golden rice by way of yung sa mga permits na nakuha namin, yung mga clearances. Like, for example, ang golden rice po kasi ay nakakuha na ng safety permit from 3 institutions on food safety from abroad. At kasama na po dyan yung Food Standards Australia, New Zealand, Health Canada, pati US Food and Drug Administration. So with that, masasabi natin na ang golden rice po talaga ay safe kasi yung mga experts na ang nagsabi. And most recently, nito pong 2019, nakakuha na rin kami ng food safety permit from DABPI at sinabi nila na it is as safe as ordinary rice with the added benefit of, you know, beta carotene content na magbibigay ng vitamin A nutrition sa mga kakain nito. So in terms of safety, ang binibigay naming mga data sa public ay yung mga binigay din ng mga experts
base sa pag-analyze nila dun sa mga sinubmit namin na mga data. So I think with those data alone, kahit wala pa po yung mismong product, ay masasabi nating safe ang golden rice. Kasi sa regulation, ang pinaka-main focus po dyan ay yung safety. Kaya yung safety data din ang pinapakita namin. And sa research namin, marami na kaming mga data na na-produce after several seasons ng testing ng golden rice. And then later on, darating din naman yung time na yung taste naman niya ang titingnan ng ating public. Magkakaroon po ng mga consumer taste test. Ganyan. At before that, mayroon ding mga nutrition test na gagawin. Mayroon din kaming sensory evaluation na gagawin mismo sa PhilRice ng atin pong Rice Chemistry and Food Science Division. Doc Ray, kasi kagayang COVID vaccine, di ba? Tinetest ito sa tao para magkaroon ng kupapasamay na ito, no? Nasaan states na tayo? Ito ba, tatest na rin sa tao kung walang effect ba? Or ibig sabihin, walang side effect? Or wala pa dun sa states na yun? Yan. Sa ngayon po, yung permit, yung food safety permit nung 2019. So ibig sabihin yan, pwede na naming tikman ang golden rice. At yun nga yung ginawa namin noong December 2019 at nagkaroon pa nung kasunod na preliminary sensory evaluation. So, nagluto po kami ng golden rice at tinikman namin. At doon sa sensory evaluation, nakapiring po yung mga mata namin, naka-blindfold kami. At meron kaming tatlo doon na titikman. At sa tatlo na yon, pwedeng dalawa doon yung ordinary rice or pwedeng dalawa doon yung rice. Golden rice. So, small group yon, tinikman namin. At ang ending, hindi namin natukoy kung alin doon yung golden rice at kung ano doon yung ordinary rice. So, ganun po ang golden rice. Walang may impart na additional flavor or aroma. Kung hindi, the same lang doon sa ordinary rice. At hindi namin talaga matutukoy. Ngayon, pagdating naman po sa nutrition, yun ay gagawin pa later on. Kasi merong independent authority na gagawa noon na test nila yung kakain ng golden rice ay magkakaroon ba ng improved vitamin A nutrition. That will come later po. Sir, sabi mo 2023. Sa dami naman ng testing, sabihin ko na oo nga, aabot siya ng 2023 dahil sa dami ng testing. Pero dapat kasi priority natin yan kasi supply natin yan. Kailangan natin yan, di ba? Kumbaga sa ano, necessity na dahil kulang talaga tayo sa supply ng bigas. Wala bang paraan para mapabilis itong mga testing, pati yung results? I wish meron. Pero maganda rin po talaga na sumunod na lang tayo doon sa proseso since na-establish naman po itong regulatory framework na to based on international standards. So maganda rin po na dumaan talaga sa proseso itong golden rice para yung product po natin eventually ma-ensure na safe at saka effective. Oo. Imagine mo kasi no, sa susunod ng mga panahon, dilaw na ang kinakain nating bigas. Which is, hindi po ba nung bata tayo, merong star rice, ganyan. Aww. So, we always associate yellow color to better nutrition, hindi po ba? So, I hope yung public din natin ay ganun din yung maging perception nila on golden rice. I think, Dr. Ray, yung sinasabi mong dilaw na kali, parang ano yun eh. Parang margarine yata inahalot. Yes, star margarine. Ano yan? Pampatangkad yun eh. Pero Doc Ray, bakit vitamin A lang yung dinagdag natin? Marami naman sa atin na kulang sa ibang klaseng vitamins. Vitamin C, for immunity, di ba? Bakit yeah. Vitamin Napakaganda po nung question nyo. Actually, I'm the project leader of the Healthier Rice Project nga po dito sa PhilRice. And dahil healthier yung pinag-uusapan dito, una pa lang yan yung golden rice with added beta carotene. Susunod pa po yung golden rice with added zinc at saka iron naman. So susunod po yan. Para ka nagtitake ng multivitamins, no? Parang with ganun. Parang ganun yung nangyayari ngayon sa bigas natin. Pero sir, hindi ako familiar dito sa biotech. Pwede mong explain medyo
Maiksing-maiksi lang. Ano ba itong biotechnology kung sinasabi natin? So, biotechnology, actually, like yung pandesal, gumamit po tayo dyan ng yeast para siya ay lumobo, di ba? Or tumambok. At yung beer, para ma-ferment siya, gumamit tayo dyan ng yeast. No? Yun po yung traditional biotechnology. Meron din namang modern biotech na instead yung sa organism lang, yung DNA naman yung pinag-uusapan. So, mas precise siya na klase ng biotechnology, yung modern biotech. So, nag-evolve din ang technology. Like sa internet or sa cellphones natin, nag-evolve. Pati doon sa biological science, nag-evolve din at nag-improve, nagiging mas precise. And kasama na nga po yung golden rice dyan, na it is a product of modern biotech. It is a genetically modified organism na mayroong purpose para makatulong in terms of nutrition sa atin pong mga kapwa Pilipino. Sometimes ang tao, ina-associate nila ang GMO sa something nasty, sa mga chemicals, sa cancers, ganyan. Pero actually, bawat GMO ay nakikreate because of a certain reason para ma-address yung isang particular problem. Like sa BT corn, which is ito po ang kauna-unahang GMO na na-produce sa Pilipinas, ang ina-address po yan ay yung peste, yung Asian corn borer. Ngayon, ang golden rice naman ay may another goal para mag-improve naman ng nutrition. So bawat isang product ng modern biotech may problem na ina-address at hindi sila the same. So hindi ibig sabihin na kapag GMO, itong golden rice ay GMO, so meron na siyang resistance sa mga peste. Hindi po ganun. Magkaiba po sila in that regard. So, titingnan din natin kung ano yung nature. Dr. Ray, mabuti hindi kayo ginugulo ng Greenpeace. Yes, tama po kayo, Sir Sendong. Meron po talagang mga opposing views on golden rice, like yung nabanggit nga po nyo. We recognize that and actually we have answered all of their concerns. Lagi pag mag-a-apply kami ng application sa BPI or sa DOST, laging merong mga comments from the public na kailangan naming sagutin. At may mga stages pa nga, like dun sa application namin sa field trial na merong required na public consultation. And during the public consultation, talagang haharap kami sa public dun sa lugar na yon. At kasama na din po yung mga antis doon. So ako po ilang beses na po akong humarap din sa kanila and nag-i-explain sa kanila. Plus sa regulators, nagsasubmit kami ng mga answers namin sa mga concerns nila. At yun po ay available sa BPI website. So you can download those questions from the DA BPI website regarding our application. It is available to the public and transparent po yung amin pong mga application na ginagawa. Doc, may tanong ako, paano ba natin matutulungan or paano ba matutulungan ng programa namin ang inyong kampanya para sa Golden Rice? Yes, people from the media po ay talagang malaki po yung impact sa perception ng atin pong public. At we really hope na ito pong Golden Rice ay ma-promote natin as a product na makakatulong dahil dinidevelop po namin ang Golden Rice na complementary approach para ma-address po ang vitamin A deficiency sa Pilipinas. We have other sources of vitamin A. Alam po natin yan, mga gulay at prutas. Pero here, we are offering something na sustainable source ng beta-carotene. Kasi nasa kanya na yon, tatanim mo ng ilang ulit, nasa kanya yung beta-carotene. Magkakaroon tayo ng bigas na andun na sa kanya yung beta-carotene. Sa ibang mga households, sometimes luxury na sa kanilang makakain ng mga karne, ng gatas, o ng mga prutas at gulay, kanin lang yung kaya nilang ma-afford. But here, meron tayong bigas na napakamura, accessible sa lahat, na pwedeng makain ng ating mga poor sector, affordable sa kanila, accessible, na at the same time, meron pang added nutrient, yun nga pong beta-carotene. Di ba? It is a very good way of delivering better vitamin A nutrition. So sana ay ma-recognize ng ating public yung benefit din ng ating mga modern biotech crops. Like sa ngayon, di ba, COVID-19, kailangan po talaga natin ng better nutrition, di ba?
health is wealth. So kailangan nating mag-invest sa mga healthy na mga pagkain. E paano kung mahirap ka, wala kang access sa mga better nutritious foods na meat and fruits, 'di ba? Lalo po ngayon naghihirap ang tao. So it's very nice na magkaroon tayo ng golden rice na meron siyang added benefit sa mga kakain. We hope na sa 2023, sana nga 2022, ma-approve na itong golden sana rice. Parang makatikim na tayo at ma-check natin kung ano ang mga benepisyo talaga pagdating na yung talagang actual na, Doc. Yes, so sana golden nga rice. So, Doc, maraming salamat po ulit sa pagsama niyo sa amin. Isa itong pribilehiyo at marami po akong mga tanong na naliwanagan, lalo na po dito sa ano, kasi nisip ko talaga gold, medyo taas, mataas ang presyo. Pero kung abot kaya, maganda pong good news. Magandang good news, napaka-redundant. Good news po yan sa ating mga kababayan. Sa ating mga manonood, isang oras na naman po alumipas ng puno ng makabuluhang talakayan. Ito po, napag-usapan namin ngayon ang golden rice at field rice sa mga susunod pang panahon at na mga episode. Marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong titingnan ng mga makabagong teknolohiya, mga bagong improvement at upgraded na related po sa agrikultura. Yan. Yan, ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.